mga kasaka, welcome back sa ating channel, ang Bonds Farming PH, kung saan nagsishare tayo ng mga videos, tips, and guides na may kinalaman sa farming. Pinapakita kung paano pinapadali yung mga trabaho o gawain ng isang magsasaka gamit ang power tiller o hand tractor para mapadali ang trabaho ng magsasaka na imbis na kalabaw ay hand tractor na lang. Sa mga bansa na ang pangunahing ikinabubuhay ay ang pagtatanim ng palay, kalimitang ginagamit ng magsasaka ang power tiller bilang kaagapan. Ano naman itong power tiller o hand tractor? Ang power tiller o mas kilala bilang hand tractor o kuliglig ay isang uri ng two-wheel tractor na mainam gamitin sa maliliit na sukat ng sakahan at sa matataas na lugar. Kinakabitan ito ng implements na gamit sa pag-araro, pagsuyod, pagpatag ng lupa at panghila ng trailer. Ano naman ang mga bahagi ng power tiller o hand tractor? Ang hand tractor ay may iba't ibang bahagi. Ito ay ang engine o makina, transmission system, gear lever, main clutch lever, accelerator lever, steering lever, handle, air filter, exhaust pipe, power tiller frame, stand, cage wheel, decompressor knob, at ang lamp o ilaw. Ano ba ang tamang paggamit ng hand tractor? Narito ang mga hakbang sa tamang paggamit o pagpapaandar ng hand tractor. Pindutin ang decompressor knob habang pinapaikot ang makineta. Patnatilihin ang pagpapaikot hanggang makuha na ang momentum. I-release ang clutch habang bumababa ang tension roller at paandarin na ang hand tractor. Ang main clutch ay maaaring ilipat sa on o off na posisyon habang ginagamit ang hand tractor sa bukid. Ang on ay ginagamit para pagganahin ang hand tractor at ang off naman ay para pahintuin ito. Sa pagliko ng hand tractor, maaaring iangat ang likurang bahagi nito upang mailiko ng husto. Papalitan na ang implement, paano naman ito ikakabit? Sa pagpapalit ng implement, sundin lang ang mga sumusunod. I-off ang makina ng hand tractor. Tanggalin ang hitch pin na kumukonekta sa drawbar ng implement at sa hitch point ng hand tractor. Para ikabit ang panibagong implement, itapat ang drawbar sa hitch point ng hand tractor at ilock ito gamit ang hitch pin. Narito naman ang mga hakbang sa pagkakabit ng paddy wheel o cage wheel. I-off ang makina ng hand tractor. Itulak ito pasulong at iangat ang mga gulong sa pamamagitan ng paghila sa manibela patungo sa gilid ng palitan ng gulong. Alisin ang axle pins ng gulong at tanggalin ang gulong. Ikabit ang paddy wheel o cage wheel sa axle at ilock igamit ang axle pins. So, ngayon alam mo na, pwede ka na ngayon mag-operate ng hand tractor. Sandali lang! May ilang paalala pang dapat natandaan. Sa paggamit ng hand tractor, huwag papalitin ang bilis ng takbo nito hangga't hindi pa lubusang nakahinto. Laging gamitin ang main clutch kung ito ay pahihintuin para magpalit ng bilis ng takbo. Dahan-dahan itong patakbuhin kung gagamitin sa makitid at madulas na daan. Huwag tapakan ng clutch o ilagay sa neutral ang gear kung ang daan ay pababa para maiwasan ang aksidente. At siguraduhin may braking system ang trailer na ikakabit sa hand tractor. At upang masiguro ang magandang kondisyon at matagal na serbisyo ng hand tractor, siguraduhin palagi itong malinis, agapan ng anumang sira, at igarahe ito sa lugar na may bubong o lilim. Para naman sa pagmimintena ng hand tractor, isang guni ang talaan na ito.
Palagi nating isaalang-alang ang mga kasanayan sa tamang paggamit at pagmimintina ng makinarya para magsasakay umangat ang ani at kita. Ba, napakaganda ng magkaroon ng machine na hand tractor na imbis na manumanong kalabaw. So, sana po ay nag-enjoy kayo at natuto kayo dito sa video na ito na share ko sa inyo na galing din naman sa DA. So, sana po dun sa mga baguhan sa aming channel or yung mga bagong pasok sa aming channel, pwede na kayong manood at mag-subscribe sa aming channel para magiging updated kayo kung ano yung mga bagong videos na in-upload namin. Bye! Happy farming! Sak! Happy farming!